Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido.tv at kumusta po mga kaibigan. At ito na muli ay gagawa naman po tayo ng panibagong reaction video dito nga po sa hamon. Matinding hamon po ito ni BP Sara dito po sa mga tao na bumabatikos po sa kanya. At matindi po ito mga kaibigan. At iwan ko ba kung sasagutin ba ito ng mga tao na patuloy naninira po dito kay BP Sara. So ito na nga no. Lumabas na talaga ang tapang po ni BP Sara mga kaibigan. Kaya sama-sama po natin panuurin ang video na ito at sama-sama po natin bigyan ng ating mga sari-sariling opinion. Do two tests, neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat yun ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including Speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand. Maganda talaga ito mga kaibigan. Kahit mga kapatid nga niya ay sinasali po niya dito na magpa-drug test. So marami naman po tayong naririnig na mga feedback no, na sinasabi na itong si Paolo Duterte ay gumagamit. So ito na nga mga kaibigan no, mismo ang kanyang kapatid na po no, ang nagsasabi na isasali po sa drug test itong kanyang kapatid. Na magpa-drug test ang mga congressional candidates dahil kung unstable ako sa paningin ko, unstable din sila. Nabasa din lang po yung statement ni Kong Sandro Marcos. What is your reaction? Opo, ma'am. Sandali ah. So, para mabilis tayo, mag-isa natin yung mga gusto ninyo. Wait lang. Ma'am, nag-ayos na po namin, ma'am. Yes, 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 yes. Ang sabi ni JC, Pimentel, current relationship with Amy Remulla Escudero and the cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito. Officer was sanctioned. And pre-election survey, huwag na natin balikan yung 2022. Uy. And diversionary tactics. Okay. Sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members ha. Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla. Sino ba isa? Binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro on unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang un nila? Desperada, ma'am. Hindi, may un. Unhinged. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And what's the other one? Uncalled for. Hindi, meron pa isa. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So yung na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ. And then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay.
Sumagay para sa akin po, mga kaibigan. Maganda po ito na ginawa ni VP Sara, hamunin nga, no, ng drug test. Lahat po, no, lahat po ng mga nasa katungkulan ngayon sa gobyerno, mas maganda. Dahil alam po naman natin ngayon na lumalala po, no, ang druga sa ating pong bansa. So, alam na natin, marami po dyan, no, ang mga nagpupulboron, di ba, mga kaibigan? Kaya maganda po na itong hamon ni Pepe Sara ay tugunan po nila, mga kaibigan. Para malaman na po natin, no, kung sino ba talaga ang nasa tama at karapat-dapat po na mamumuno sa atin pong bayan. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Yun. There is... Yari sinimulya dito. Grabe ito, mga kaibigan. Namumuno sa ating justice na walang alam sa batas. Nakakatawa ito. A big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad, but apparently sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So yan yon. And the next one is psychiatric, neuropsychiatric exam. Yun, wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Diba? So, I will do two tests, neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including Speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte. And as a voter, I demand sama yung kapatid niya. Mag-drug test sila. At kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Red, yes, ma'am. Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay. Tama naman po, ano? Sumasagot lamang po itong si VP Sara dahil sa sobra na pong pang-atake po nila, paninira po na kay VP Sara, no, na kahit ano-ano lang po mga binabato po nila, eh siyempre, napupuno din po yung tao at kahit na sino po ay sasagot po talaga. Pero yun nga, eh nasaktan po sila. Kaya ayan, at ito nga, no, maganda itong hamon ni VP Sara para sa kanila na dapat tungunan po nila para magkalaman na po, no, mga kaibigan. Tayo dyan. Wala problema dyan. Yan ang demand ko, ha. Dalawang test sa akin, isa lang sa kanila. Yun, nabi ito. Pero mo sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi,
pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, ito pa, para ano, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ng drug test mag-demand? Dapat talaga. Private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we're asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo mong gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat tapos ngayon na. So ayan po, dapat. Bukas pwede na po gawin yan mga kaibigan, di ba? Ang hair follicle test. Para malaman po natin kung itong mga nasa ating gobyerno ay talaga bang hindi po sila gumagamit. Dahil alam po naman natin, marami din po ang mga isyo, lalo na po dito sa mga nakapwesto ngayon sa ating gobyerno, di ba? Para malaman na po at lumabas po ang katotohanan kung sila ba talaga ay malinis, no? So maganda po ay tanggapin po nilang hamon na ito para makita po natin kung may bayag ba ang mga nasa katungkulan ngayon. Ayun na, magpa-drug test tayong lahat at dagdagan po ang sa akin neuropsychiatric as well. Okay? What if po mong sabihin ng young guns na you're just bluffing po man? I'm not bluffing! Pangalan ko nakataya dito, nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Mamay, ganito na resume for si Congressman Colong pero wala nga lang may sample. Diba? Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So, ang congressional na lamang yung test. So, yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali pag i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang an, ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na pakigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang. Desperado ba? Desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... Mawawala ako sa aking abis. Sandali, saan ako? Doon sa... Tinatawag nilang
Buang, natawag nilang Luka-Luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, yun, grabe ito. Tapan talaga. Ang exam, ang test. Yan, dapat. So you're also challenging them na mag-televise ang test? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? Ma'am, you said po na you're speaking against the government po. Are you positioning yourself as the opposition na po? Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang ina-atake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako, Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sila nilang, kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, eh, katrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Kung nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nilang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila. Yun, eh, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na kalaaway. Except inuunahan ako. So yan na po mga kaibigan. Nasa inyo po no, kung ano po inyong masasabi po dito. Pero para sa akin po, eh, tama lang naman po no. Itong hamon po no, ni VP Sara dito po sa ating mga nasa gobyerno no, na magpa-drug test po sila no, hair follicle. Para malaman po natin itong mga balibalita na marami po dyan ang alam naman natin na gumagamit umano no ng mga illegal diyan no na pulburon. So dito po lang ipakita no na malinis po sila at tama po naman ang sabi ni VP Sara na wag na po lang paabutin pa ng 3 months ang pagtugon po nila dito sa amo ni VP Sara. Kung matapang po sila, may bayang sila, so bukas o sa makalawang araw yan at sasagutin po nila at gagawin po yan na live po mga kaibigan no, para malaman po natin no, kung sino ba talaga ang totoo po dito, sino ba ang talagang sinasabing gumagamit po no, na mga nasa gobyerno, dahil hindi po maganda pag mayroon pong mga ganyan na nakaposisyon din sa ating gobyerno, eh wala talagang mangyayari sa ating pong bansa kung mismong nasa gobyerno sila po ay gumagamit po ng mga illegal po no na pulburo na yan. So yun lang po no aking masasabi. Para sa akin po eh maganda po ito na hinahamon po sila ni VP Sara. Wala naman pong pinipili si VP Sara kahit nakapatid nga po niya no, di ba, sinasabi nga po niya na kasama po dito po no sa kanya pong hamon na magpa drug test. At yun lang man po no ang kanya pong hamon yun po sa psychiatrist no ay siya na po no ang magpa-neuro no, para malaman kung totoo ba ang kanilang sinasabi na siya po ay buang. So yun nga mo no, marami po no ang mga nagsasabi na buang wano itong si VP Sara doon nga sa kanyang press con na ginawa no. Siyempre lahat po ng tao mga kaibigan pagka napuno na po minsan po ay yung ano po yung nasa kanyang isipan sa kanyang puso ay mailabas po niya yan mga kaibigan. So kahit na sino po sa atin no. So ganun po talaga ang mayari. Pero malalaman natin yan no pagka mayroon na pong sasagot dito po no, sa hamon po ni VP Sara para malaman po natin ang lahat. So paki-comment na lang po mga kaibigan kung ano po yung mga komento patungkol nga dito sa hamon ni VP Sara sa ating mga
nasa gobyerno ngayon, lalo na po ang mga ating asindor, congressman, no? Na alam po naman natin sa ating mga narinig na balita na takot po nga sila, no? Nung nagpasa nga po, no? Ng panukalang batas, ito nga si Congressman Duterte, no? Lahat po sila halos, no? Ay ayaw, no? Ayaw po nila doon po sa magkaroon po ng drug test. So, iwan ko po kung bakit takot po sila. So, dito nga po ay personal na po, si BP Sara na po ang naghahamon. So, dito na po natin malalaman kung sino ba talaga ang matapang na sasagot po dito at magpa-drug test po, mga kaibigan. So, ayan, at hanggang dito lang po muna ang inyong panglingkod. At muli po, ako magpasalamat sa lahat po ng inyong mga patuloy na pag-suporta sa ating mga kaubayan dyan, Luzon, Pisas at Mindanao. Sa ating mga KFW, palagi lang po tayong mag-iingat. At see you po sa next video ko. God bless all of us.